Kating! Dok! Bakit nagkaganito yung mga roses ko? Bakit mo naman pinabayaan? Pasensya na po kayo, Doktora. Kasi po, pabago-bago ng panahon eh. Misan po, sobrang init. Misan lang po, malakas po ang ulan. Kailangang alagaan mo ito, ha? Alam mo namang napaka-importante sa akin ito. Huwag mong hayaan silang mamatay, ha? Opo, susubukan ko po, Doktora. O, sige, ha? Anessa, may kailangan ka? Gusto ko lang hong malaman ninyo na... Ito, oo. Kaya ko na hong maglakad. Pwede na ako umalis dito. Yes, I can see that. But you are not fully recovered. Eh, sandali ho, hindi niyo ako naiintindihan eh. Isang araw po ako manatili dito sa bahay niyo, ikababaliw ko na. Gusto ko na hong makita ang pamilya ko at saka ang anak ko. Kailangan ko na hong siyang mahanap. Alam mo ba ang consequences pag umalis ka dito? Ikaw, nandito ka ngayon dahil sa may nagtatangkang pumatay sa'yo. Sigurado ka bang ligtas ka na? Iisipin ko pa ba naman ho ang sarili ko? Ligtas ang pamilya mo ngayon dahil sa ang alam nila patay ka na. Sa oras na malaman nilang hindi ka papatay, kayang-kaya nilang balikan ang pamilya mo. Anessa, hindi lang sarili mo ang mapapahamak, pati ang mga mahal mo sa buhay. Maniwala ka sana sa akin. Tutulungan kita. Kailangan paghandaan natin ito. Maraming buhay ang maaring madamay. Nay, may hinahanap akong bago nating matutuluyan. Maliit lang, pero mas mura dito sa tinitirahan natin. Hindi tayo lilipat. Yan, Nay. Naisip ko lang naman kasi walking distance lang sa eskwelahan ko yun eh. Makakatipid tayo ng pamasahe. Hindi tayo aalis dito. Kahit magdamag ako magbenta ng kakanin, gagawin ko. Hindi tayo lilipat. Bakit ba kasi ayaw niyong umalis dito? Dahil alam kong babalik si Anessa. At dito niya tayo unang hahanapin. Bakit naman kailangan mangyari pa kay Anessa yun? Wait mo, kaibigan ko eh. Hindi ko rin nga alam, Nancy. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Alam kong mabalik din dito ang anak ko. Nay, nasan mo si Eman? Wala rin kaming balita. Hindi na yata naubos ang luha ko para sa anak ko, Nancy. Pinagdadasal ko sa Diyos ngayon. Sana, ano, pahabain muna niya yung buhay ko para makasama ko ulit ang anak ko at ang apo ko. Basta, Nay. Ako po, hindi po ako mawawala. Andito lang po ako lagi. Sabihin niyo lang po kung kailangan niyo ng tulong. Salamat, Nancy. Saan po kayo? Manila. Pa-Maynila ho. Pwede ho bang makisabay? Hindi ho ako masamang tao. Kailangan ko lang ho talaga magpunta ng Maynila. Kailangan ko lang ho makarating doon. Parang awa nyo na ho. Sige. Sumigyan na sa likod. Salamat ho. Doktora,
nakalughog na po kasi namin yung buong bahay, pati po yung bakuran. Wala na po si Anessa eh. Umalis na si Anessa. Amerika. Akin na. Ako na maglalagay dito. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka nila dapat makita. Pero, Doktor, gusto ko lang makita yung anak ko. Uuwi tayo ngayon din. Pero... Paano mo nalaman kung nasan ako? Magpahinga ka na, Anessa. Hindi. Sagutin mo tanong ko. Hindi mo dapat inawa yun. Mapanganib para sa'yo. Ano bang gusto niyong gawin ko? Maghintay lang ako dito sa bahay niya nang wala akong ginagawa? Nawawala yung anak ko, oh! Hindi ko alam kung anong nangyayari. Ang dami kong tanong na hinahanapan ko ng sagot kagaya ngayon. Paano mo nalaman kung nasan ako? Nang makuha ka namin sa ilog, pinaimbestiga ko kung sino ka. Pati na rin kung anong nangyari sa inyo ni Eros Diomedes. Hindi sapat yan para malaman yung mga kawalang niya ang ginawa sa akin ng taong to. Anessa, wala na si Eros. Matagal lang nagpunta si Eros sa Amerika. At kung tama ang hinala ko, umalis siya nung makita ka namin sa ilog. Alis ka ba? Ah, oo. Naalala mo yung friend ko, si Marga? Andito kasi siya ngayon eh, kaya magkikita kami for a few hours lang. No. Eros, sandali lang naman kasi ngayon lang naman kami magkikita ulit. Ano umalis, ha? Ito ka lang. Please. Sige, tawagan ko lang si Marga. Alam mo ba, Anessa, munti ka nang mapahamak sa ginawa mo. Para lang sa wala. Hindi. Ngayon, sigurado na ako. Naka-Eros ang anak ko. Paano mo nasabi yan? Bago ka dumating kanina, may nabutan akong tao doon eh. Meron siyang kinukuhang kahon para ipadala sa Amerika. May laman na gamit ng mga bata para kay Emma niya mga yun. Na kay Eros ang anak ko. Hindi ka nakakasiguro. Pwedeng para sa ibang bata yun. Iniwan ko si Emma sa kakahuyan para balikan. Noong gabing binaril ako ng tatay ni Eros, iyon yung gabing gusto ko ni Eros sa akin si Emma. At hindi siya hihinto hanggat hindi niya nakukuha sa akin yung anak ko. Dahil rason, nagbibigay ng lakas sa akin para mabuhay ako kinuha nila. Pinagtangka nila yung buhay ko para kunin yung anak ko. Kailangan ko makuha ang anak ko. Wala akong usang makita. Nalungan niyo ako.
Alexis? Alexis? Hey! Alexis, okay ka lang? Alexis? Hey! Okay? I'm more than okay. Ang dami mong sabihin. I think I'm pregnant. Magiging pamilya na tayo. Ron, matagal-tagal na rin tayo hindi nagpapakasyon, di ba? Paano tayo magbabakasyon? Ang daming trabaho. I know, pero okay naman ang takbo ng negosyo, di ba? Siguro naman, we can leave for maybe a month or two. A month or two? Oh. Ang tagal nun. Eh kasi, naisip ko, baka pwede na natin dalawin ngayon sa Amerika si Eros. Tsaka, mag-iisang taon na rin natin hindi nakikita yung apo natin. Besides, Alexis is pregnant. So, she needs an extra hand pag nanganak siya. Doktora? Anessa, buti naman at dumating ka. Siya ang private investigator. Huwag kang mag-alala. Napapagkatiwalaan siya. Si Investigator Benjamin Fernandez. Magandang araw po, ma'am. Pinaimbestigahan ko kasi si Eros. Kamusta ho? May nalaman ho ba kayo? Sinimulan ko na ho pag-aralan lahat ng sinabi sa akin ni Dr. Balaguer. Ano? May nalak po daw kayo na nagpunta sa Amerika si Eros Diomedeses. Oo ho. Nakuha niya na address sila? Walang Eros Diomedeses na kalabas ng bansa. Ha? Paano nangyari yun? Malakas ho ang hinala ko. Na ibang pangalan ang ginamit niya, kaya siya nakalabas ng bansa. Inaayos na namin ang papa mo yung mga schedule namin para madalaw na namin ang Kuya Eros mo sa LA. You want to join us? Para bakasyon, grande na rin tayo. Tagal na natin din nagbabakasyon eh. Mga gano'ng katagal po tayo mawawala, ma? We were thinking of like, 1 month, 2 months. Depende rin kasi baka magustuhan natin dun sa LA eh. Or I can stay longer and continue my studies there. Bakit? Gusto mo mag-aral sa States? Kasi po, ang dami lang nangyari nitong nakaraan eh. Naisip ko lang na sa London tapusin yung pag-aaral ko. I need a change of environment para na rin makapag-concentrate ako sa studies ko. Sige. Pag-uusapan namin ng papa mo. Thanks, ma. Baby. Tawag ko kayo para paalam sa inyo na mawawala kami ng asawa ko. Pupunta kami ng Amerika dahil may mga kailangan kaming ayusin doon. You might not be seeing me, pero hindi nangangahulugang hindi ko kayo babantayan. I have appointed people who will be point persons in my absence. So, kung may mga katanungan kayo, sila ang mga taong lalapitan ninyo. At sila naman, in return, will be reporting to me on a daily basis para i-update ako. Tama po ba na si Miss Athena Apostol ang assigned contact person nyo for any communications? Yes, siya nga. Any issues or concerns will be directed to her and she in return will be reporting to me. May problema ba tayo doon? Okay. Hello, NBI. How may I help you? Hello. Magandang umaga ho. Pwede ho kay Agent Alejo Apostol? Hold your line. Connect ko lang po kayo. Hello, Alejo Apostol. Hello? Hello? Sinong tinatawagan mo? Si Alejo po. Alejo? Kaibigan ko ho. Siya ang tumulong sa amin noon. Kaibigan mo? Sigurado ka bang mapapagkatiwalaan ang kaibigan mo nito? Ano nga ibig sabihin? Sa sitwasyon mo ngayon, hindi ka dapat basta-basta nagtitiwala. Mapagkakatiwalaan ko ho si Alejo. Siya ang tumulong sa amin ng anak ko noon eh. Kahit na.
Hindi pa oras ngayon para malaman nila na buhay ka. Pero kailangan kong malaman kung okay ang pamilya ko. Kailangan malaman ng pamilya ko na buhay ako. Sigurado nag-aalala na yung mga yun sa akin ngayon. Pero paano tayo nakakasiguro na walang nagmamanman sa kanila? Siyempre, pag nalaman nilang buhay ka, gugustuhin nilang makasama ka. O, matutuntun ka. Paano ko malalaman kung okay sila? Paano ko mahanap yung anak ko kung nandito lang ako nakakulong sa bahay ninyo? O sige, magpapadala ako ng tao para alamin ang tunay na sitwasyon ng pamilya mo. We need proper timing. Kailangan pagplanuhan natin ang paglabas mo. Kung sino man ang may gustong patayin ka, siguradong hindi titigil yan hanggat hindi ka nakabaon sa hukay. Hindi niyo ako naiintindihan eh. Gusto ko hong makita ng personal na okay ang pamilya ko. So, habang wala ako, ikaw na una bahala rin sa pisina. Magkano yung malaking problema, you can always call me. What's so funny? I can't believe magbabakasyon ka. You might get sick. Hector, request ito ni Elena. And besides, matagal ko na rin mang hindi nakikita si Eros. I'd like to find out how she's doing in America. Kamusta mo ako kay Alexis? Alam mo, partner, I may not have been a good father, but I do care about her. Kaya mo makakarating. Cheers. Cheers. Anessa, may kailangan kang sagutan dito. Ano ito? Gusto kong makapag-aral ka. May nahanap na akong online school for you. Ay, hindi ko kailangan mag-aral. Anong plano mong gawin? Kung mapapabuti mo ang buhay mo, edi makakapagbagong buhay ka na. Doktor, alam ko kung nagmamalasakit kayo sa akin. Pero hindi ko kailangan mag-aral. Ang kailangan ko, mahanap ko ang anak ko. Paano kung nadala na ni Eros ang anak mo? Wala naman ako pakialam kung nasang lupalop si Eros ngayon eh. Ang importante sa akin, mapauwi ko siya ng kasamang anak ko. Mahirap gawin yan. Wala akong mahirap para sa akin, doktora, pagdating sa anak ko. Kailangan ko si Eman at hahanapin ko siya. Wala akong matutulong sa akin ng pag-aaral. Salamat na lang ho. Leandros. Leandros, please, kausapin mo naman ako. I'm leaving. Babalik na ako ng London. Doon ko natatapusin yung pag-aaral ko. Hindi pa sigurado, pero pag maging okay ang lahat, baka doon ako for good. Pero kung sasabihin mo sa akin, huwag akong umalis. Hindi ako aalis. Leandros, gusto kong magkaayos tayo. Alam kong malaki pa rin yung galit mo sa pamilya ko. Kung sana may magagawa lang ako para maalis yung galit na yun sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Naniniwala ka ba na may ginawang masama ang pamilya mo sa pamilya ko? Alam kong maraming misunderstandings sa pamilya natin. Hindi kriminal ang pamilya ko. Umalis ka na. What? Mas makakabuti sa atin. Kung puputuloy natin ang ugnayan natin sa isa't isa. Good luck na lang, Iris. Bakit?
Pagod na akong nakikita kang umiiyak eh. Last na to. Just quit it, Iris. Huwag mo nang pag-aksayan ng luha yung Leandros na yun. You're right. Kahit ganyan ka, mamimiss din pala kita. Mamimiss? I've decided na sa London tapusin yung pag-aaral ko. Tamang-tama kasi tagal na akong kinukulit ni Daddy na mag-aral sa Cambridge. At least ngayon, kasama na ako. Victor? Susunod ako sa'yo. Wala namang masama, di ba? Malungkot dun. At wala namang bibigay sa'yo ng panyo. Hindi ganun kadali ang gagawin mo. Asawa ka ni Eros Diomedes. Makikilala ka dun. Eh, pero kailangan kong subukan, di ba? Lalo mo lang nilalagay sa panganib ang buhay mo. Kung papasok ka sa kumpanya nila. Eh, pero mabilis lang naman yung relasyon namin ni Eros eh. Isang beses pa lang ako nagpunta sa opisina nila, sigurado ako walang makakakilala sa akin doon. Paano kung may makakilala sa'yo? Anong gagawin mo? Kailangan kong subukan. Kasi yun na lang yung tanging lugar na naiisip ko na pwede ako mapalapit sa mga Diomedes para malaman ko kung nasan ba talaga yung anak ko. Libo-libo naman yung empleyado nila eh. Hindi nila mamamalayan na nandun ako. Makakakilos ako. Anessa? Doktora, pasensya na ho. Alam ko ho na nagmamalasakit kayo sa akin, pero pasensya na ho. Hindi ko ho kayo pa pwedeng sundin ngayon. Napag-usapan na natin ito. Kailangan sumunod ka sa akin. Hindi ho. Kailangan kong ihanda ang sarili ko. Susubukan kong pumasok sa kumpanya ng mga Diomedes. Ano ba? Mali-mali naman tong order na binigay mo. Sorry po, ma'am. Pare, kanina ka pa wala sa sarili, ah. Pangatlo na yan, nagre-reklamo ngayon. Pasensya na. Break ka kaya muna. Mamaya kasi magkamali ka na naman ulit. Malalago tayo kay manager, eh. Doktora. Nasaan si Anessa? Nagpapahinga na po. Pero may matagal-tagal po siya nagpasirko-sirko sa kama. Halata pong nababagabag. Doktora, hindi naman po sa chismosa ko, no? Pero parang hindi po magpapatalo yung tao. Ipakiramdam ko po kasi gusto niya po talaga mahanap yung anak niya. Buhay naman niya ang magiging kapalit. Eh, di ba gano'n naman po kapag nanay, kakalimutan mo yung sarili mo para sa anak mo. Ako nga po eh, kung buhay lang po yung nanay ko, alam ko po na kahit ganito ko, ipaglalaban ako nun ng patayan. Pero maraming bagay ang dapat nating i-consider. May dahilan kung bakit nandito si Anessa. Hindi ko siya dapat pabayaan. Eh, doktora, hindi niyo naman po siya papabayaan eh, kung tutulungan niyo po siya. Magic na humihila sa akin papalapit sa'yo eh. I feel the same too. Kailangan ko ba umuwas? Gusto mo ba? Huwag mo kong papabuti sa buto ng pagsisisihan ko. Pagsisisihan ko na minahal kita. Sigurado ka bang wala na makakakilala sa'yo doon? Wala naman ang sigurado sa buhay, di ba? Tama. Kaya nga, mas lalo kang dapat mag-ingat. Ano ito? Disguise ba? Sapatos, salamin, wig, tsaka mga damit. Kailangan ibayin mo ang itsura mo para hindi ka mapahamak. Salamat ho. Dito natin masusubukan kung may makakakilala sa'yo. Kaya pasasamahan kita ng mga tao ko para kung magka-problema, makakaalis ka kagad. Maraming salamat.